O, eto nga't mag-iihaw tayo ng talong ni Manoy. Eh, siyempre, 2 piraso lang muna. 4 na piraso yung binili ko. Kaya lang, baka hindi ko kumain si Talia ng talong ni Manoy. So, ang gagawin natin is 2 lamang. Tapos, yan, minakita ko ang Century Tuna. Siguro last year ko pa ito nabili. Pero, okay pa naman. 2024 pa naman ang expiration date niya. So, ang ginawa ko, sinala ko, ibinukod ko ang sabaw, kumbaga sa kuwan, para bonggay. Tapos, kita nyo naman, naluto naman agad bigla-bigla ang talong. Effective din kahit wala sa uling. Para-paraan lang yan ni Kawiti. Ano? Ngayon, syempre, luto na ang talong. Hanguin mo na siya at palamigit, saka mabuksan. Ano? Tapos, timplahan natin ng bawang, tsaka syempre sibuyas. Tapos, lagyan din natin ng, ano pa bang pwede ilagay dyan? Konting asin. Tapos, lalagyan din natin siya ng konting paminta, kumbaga sa kuwan, para lang maglasa-lasa yung spices niya. Kung, para lang ating may lasa, pero may lasa na yan eh. Tapos, maglagay ka ng 4 na itlog ang ginamit ko kasi ibubukod ko yung may talong at saka ibubukod ko yung may prito lang. Tapos, tinanong ko muna si Talia kung gusto niya itry yan kasi hindi pa niya natry ang isda. Pero pagka mga giniling na ginagawa kong tortang ganyan, bet naman niya. Kaya lang sabi niya, sige subukan ko. Ngayon, ang ginawa ko, binati-bati ko lang ang itlog na yan. Pagkatapos kong batihin, batihin ko lang ang itlog na yan. Kasi the more bati, the more makuha mo yung texture na maganda, diba? Tapos itinakta ko na siya kasi hindi rin naman siya kasya. So anong gusto mo nang gawin ko pagkasyahin ko doon? So ang ginawa ko, hinalo-halo ko lamang yan. Ay, hindi pa pala hinalo. Ang ginawa ko, nalagyan ko pa pala ng harina. Makakalimutan ko pang harina. So nalagyan ko ng harina na gluten-free. Nalagyan ko din ng cornstarch. Ubus na nga. Unti na lang napalagay. Kaya hindi masyado siguro crispy ang kalalabasan yan. Pero epek lang. Tapos ang paghahalo niyan, ayang-ayang lang, wag niyo naman kadurugin para hindi naman magmukhang durug na durug. So, para lang mag-mix-mix ang mga flavor. Pero effect na rin yan. Ganyan-ganyan. Halu-haluin mo lang siyang ganyan. Pagkatapos niyan, siyempre, maglagay ka na ng kawali. Ano pa bang gusto mong gawin mo? Hindi mo nang pwede iimba. Kaya pinunasan ko kasi hinugasan ko si kawali. So, ang mangyayari niyan, luto na rin ang ating talong. At nabalatan ko na rin siya. So, ang gagawin natin is, maglagay ng mantika at itaktak na natin ang ating tuna patty. Shala, tuna patty. Pero century tuna lang naman din. Pero, ipak lang din yan. At masarap naman yan. Diyos ko, huwag na tayong mag-in-arming in-heart eh. Okay lang yan. Kasi yun naman talaga ang mga bet kong pagkain. Di ba ga? Tapos yan, lagay mo lang siya dyan hanggang sa maprito-prito mo lang siya. Balik-balik-baliktarin mo lang siya. Basta effect na yan. Ngayon, ang gusto ko kasi dyan, medyo crispy, tapos medyo sunog-sunog siya. So, ang gagawin natin is, tutustahin natin ang kabila, tapos syempre, tutustahin din natin ang kabila. Ganyan lang. Simple lang. Napaka-simple lang. Hindi ka na nahuli ng isda, hindi ka na may century tuna ka lang effect na. Tapos, paghahanda ko si Talia ng baon niya bukas, kasi nga healthy-healthy na kami ngayon dito. So, naglabon ako ng mais na binili ko nung isang araw. So, hindi ko maintindihan kung paano ko ilalagay ang pati. So, hindi ko na masyado muna inilam. Hinango ko muna ang ating crispy patty, tuna patty, patty. So, yan. Ngayon, syempre, lalagyan natin ng salaan o kaya ng tissue para namang hindi naman tuong napaka mamantika niya. Kita nyo naman, ang ganda ganyan niya, no? Parang pati na talaga siya. Tapos, pag nilagay na natin yung 3 dyan, ang gagawin natin, edi maglagay ulit tayo ng 3 pa. Ano pang gagawin natin? Syempre, iluto ng lahat yan. Iimbak mo pa ba? Ay, may timpla na. So, kailangan natin gawin yan para isang lutuan na lang kasi pasokan na naman Monday to Thursday o Monday to Friday na naman pasok. Wala na naman panahon si Kawiti para mag, ano ba yan? Para mag, kung luto-luto pa. So, ang mangyayari niyan ay ilagay natin yung sobrang sabaw dyan ng itlog at di naman ilalagay natin ang pantorta-torta. Sinusundot-sundot ko na yung talong ni Manoy. Kasi syempre, mas mabuti na rin sinusundot-sundot para kumalat siya at mag-spread-spread ang mga itlog-itlogan dyan. Para sama-sama ang mga itlog dyan. Kumbaga sa kanan at saka tuna. Ngayon, naisip ko na ang paraan para mag-cash ito. Binalahandra ko ng parang L tapos inalagay ko ang pati-pati dyan. Binigyan ko lang siya ng 3 pati para meron naman siyang kaunting kasarapan. Niligyan ko din siya ng, mahilig siya sa mga onions na ganyan, sa mga damo-damong yan. Ngayon, pagkatapos niyan, ginayatan ko din siya ng pipino kasi isang beses na lang din siya nakain.
nagpapasting na rin siya. So, ang oras niya is alas 3 hanggang, siguro alas 6 siyang kumakain. So, ayoko naman siyang nagugutom, kaya binibigyan ko siya ng full pack but nutritious. Kita niyo na mga kawiti. So, balikan na natin atin niluluto. O, di, ayun nga, sinaksak na natin si talong. Ang gagawin naman natin, ipiprito lang natin diyan. Ayun yung mga tira-tirahan lang sa bawang ng itlog at ginawa nga natin tuna pati yan. Tapos, ay, ang gagawin natin, itataktak na natin yung natira diyan. Ganyan lang, kasimple naman eh. Wala naman dapat ipagkaborga-borga diyan. Oh. Tapos pitpitin mo ng tenedor nang lumapad naman ng bahagya. Kita nyo naman. Ano? Ngayon, hayaan nyo lang siya magprito dyan. Siyempre, ang ating kanin, ang ating cauliflower rice, hello! Itataktak na natin diyan. Walang mantika, walang kahit ano. Halu-haluin mo lang siya dyan hanggang siya ay umusok-usok na. Pag siya ay umusok-usok na siya, pwede na yan. Pero ang ginagawa ko si Jan, eh gusto ko eh medyo crispy-crispy siya para masaya ko. O tayo, kumain na tayo! Ayan lang mga kawite. Hindi na ako kumain ng torta at yung tortang ano, yung pati. Ibabaunin na lang natin. Tapos meron tayong leftover nung Friday na manok. Kita nyo naman, dry na, ininit ko lang sa microwave. Tapos ito na ating tortang talong na gutay-gutay. Ha? Bongga. Siyempre ate, usaw-usawan, meron din tayo dyan. Tapos, yung sabaw ng tuna, sayang naman. So, lagyan natin dito sa ating cauliflower rice. Guys, babalik tayo sa kanin. Pero, hindi kasing dami na nung kain dati. Pero depende. Nagutom eh. Ay, nakasarap. Mahalang-halang. Ano yung ating tortang tuna? Ito na ang istorya. Ipek. Happy Easter sa inyo. Dito yung Easter din. May nang umbida sa akin yung katrabaho. Eh, hindi ako kasi naalisan ko kasama si Talia. Eh, may trabaho si Talia. So, sabi ko hindi. Next time na lang. Pero pinayagan ako. Ang sarap. Puro gulay. Sarap talaga ng talong. Iba talaga ng talong. Kaya lang mahal ng talong dito. In fairness mga kawiti, lumili talaga ang tiyan ko. Isang linggong walang kanin. Kasi alam ko ang tiyan ko, yan ay paganyon. Pabilog. Ay ako'y nagpapake ng mga pampapackage ko. At puno lang, ang dami na namin damit. May nakita ako doon, pantalon yun ano eh, Talia. Sabi ko, try ko nga to. Baka siya. Ay, mas malaki yung bewang ko doon. Oo nga, mas maliit ang bewang yung sa akin. Yung bewang ata yung nababang ito sa isa. Ay, sorry. Sinukot ko. Ba't kaya siya? Pero pinadala ko na sa Pinas. Hindi naman ako nang masyadong susunod ng mga iski-iski ni. Ang sarap talaga.
Fasting din si Talia. Pagdating yung sabahin, hindi na yung nakakain. Pero ang dami nung dalang pagkain sa lunch. Pwede niya, nag-lose ng weight. Pero ang plano ko, babalik pa rin ako ng rice. Next week siguro. Pero moderately. Isang taso siguro. Madami nag-try in ang cauliflower. Masarap talaga siya. Kaya lang, hindi rin pwede araw-araw. Baka naman tumasa ang uric acid niyo. Kaya ako, ay hindi din mag-araw-araw mag-ganto. Kaya lang, pero kasi isang beses lang din naman ako kumain ng cauliflower. So, ewan ko ba, hindi ko pa mapag-aralan yung mga serving-serving eh. Pero pag napag-aralan ko, share ko sa inyo. Guys, dun sa mga bagong nagba-vlog pa lang, yung nag-start pa lang o yung gusto mag-vlog, ganito gawin nyo. Ang gawin nyo, kahit ano naman gawin nyo, basta yung kailangan, yung magaling kayo, yung forte ninyo, yung mismo talagang masaya kayong gawin, gusto nyo, at mag-click yung kasi gusto nyo yung ginagawa nyo. Mahirap mag-mukbang kung gagayahin, mahirap mag-mukbang kung hindi nyo naman bet, lalo't may mga health issues or mga walang oras, ganyan-ganyan. Halimbawa ay malahi. O kaya naman ay magluto. Kahit hindi ka sama ang mukha nyo, luto ka lang. Tapat mo lang sa cellphone mo. Lahat ng paraan mo ng pagluto mo. Asyan. Basta consistent ka lang. Upload ka lang. At saka plus, huwag mo siyang gawing hanap buhay. Gawin mo siya kasi masaya ka dahil ginagawa mo. Plus na lang yun pag na-monetize ka. At make sure na may trabaho ka. Pag yung mga mag-vlog. Huwag ka mag-quit ng trabaho. Dahil ito hindi pang habang buhay. Hindi stable. Ako nag-enjoy lang din ako. Do kumikita din ako, pero priority ako ang trabaho. Kasi yun, trabaho yun eh. May benefits yun, kompleto yun. Ang nangyari nga sa akin, dalawang taon ako, upload lang video. Walang monetize. Basta kasi tuntua ako eh. Kaya masaya. Last one na monetize na. Additional income. Pero, hindi pa rin priority. Trabaho ang the best. Tapos na nga kawit eh. Tayo na. Aray, babaunin natin bukas sa kalahati ng torta. Tanghalian. Dige, healthy-healthy yan. Try nyo. Wag muna mag-rice. Try nyo mag carrots, kalabasa, talong, nanilabon,
Ano pa ba? Maganda quinoa, maganda din ang quinoa. Excuse me. So, madaming paraan pag gusto. Ano? Padiyan na kayo. At gawa na maghuhugas ng plato. Ayos mga kawiti. Bye-bye.